Pagkagising ko, edi bumungad sa akin. Low tide na naman pala yung dagat. Tapos lumabas ako para tingnan yung paligid. Tulog pa pala yung mga kasama ko dito. Igisingin ko na sila para makapag-asikaso na kami. Tapos babalik kami sa Binal Tito. Tapos nilagyan na namin yung mga gamit namin sa Miban. O tara, biyahe na. At bago kami umuwi, pumunta mo naman sa palengke. Tapos kuwawa yung jug namin, basag pala. Kaya bumili kami ng glue stick para sa jug. Dapat sa biyahe lagi kami tubig. So ayan, nagpaparefill na sila kuya. At pabiyahe na nga kami. O ayan na mga karepa, malapit na kala dito. Ay, mga karepa, nito na ulit tayo. Bumalik tayo. Good morning, guys! Daddy-o! Tapos nabuto ko yung mga pinsa ko nung paparingasan ng panggatong. Luluto daw silang ginataang balat ng baka. Yung maraming sili. Nakakamiss talaga yung ganito, no? At alam nyo ba, mga karepa, ito rin yung mga lutuan namin nung bata pa kami. Tapos nakita ko yung pamangin ko nagbabalat ng nyog. Oh, tignan nyo, mga karepa, partida, babae pa yan. Dito kasi sa Bicol, kahit babae, marunong. Kaya magmamami kami. Let's go! Magmami kami, magpapasmami kami kasi yung mami nag-aalmusal. Tignan yung ano, usal. Let's go. Nakadekot kami ng motor, di namin alam kung kanina to. Basta lang kami sumakay sa motor, di namin alam kung kanina to. Pares mami. So ayan mga karepa, magmami muna kami ha. Kasi di pa kami nag-aalmusal. Walang niya, sampurado lang meron. Magkano yung pares, te? 35. Oh, ayan na mga karepa, ito yung mga mami natin. Oh, tara mga karepa, kain tayo. Tapos nag-order pa nga kami ng kanin kasi nabiting kami. Sarap na sarap sa pagkain yung mga kasama ko. No. Sa mga taga Bicol dyan, dito sa may, ano na to? GM Mami Binudigan. Hindi, anong Binudigan to? Oh, Binudigan. Dito sa Binudigan, sa GM Mami Pares. Yan, kain na kayo dito guys, dahil napakasarap nga. At dumating na nga yung order namin. Order kami ng mami sa kakanin ulit. Gutom yarn. O tara mga karepa, kain ulit tayo. So yan mga karepa, nakabalik namin dito sa may bahay ulit ng tito namin. So magkakari na sila ng baboy. Ayan o. Pesta kasi po dito, tapos yung mami ha. Pesta kasi dito eh. At ito na nga yung pinakulunin ng tubig. Para pag kinatin na yung baboy, ready na. O, tignan nyo mga karepa yung baboy, yung laki oh. Siguro pag nilidyo nyan, ang dami makakain. Tapos meron pa pala silang mga baboy dito. Ito nga pala yung inahing baboy nila. Dito sa Bicol, mahilig silang mag-alaga ng mga hayop. Tulad ng mga baboy nito, nababenta doon nila 4,000 kada isa. At sayang mga karepa, dito na naabutan yung tag-ulan. At ito nga pala yung kurakding. Kinakain din namin yan, inuulam. Sumusulpot yan pag tag-ulan. Masarap igatayan sa may mga sili. Tapos alam nyo ba mga karepa? Lasang karne yan. Ang sarap kaya niyan. Tapos ito rin nakakamiss. Kasi nung bata pa lang kami, dito kami naliligo sa may poso. Tapos yung tubig dito napakalamig. Tapos pag naliligo sa gabi, manginginig ka talaga. At nagkainan na nga. Tara guys, kain tayo. Ito nga pala sinasabi ko sa inyo na lulutuin nila, yung balat ng baka na may mga sili. Tapos mga karepa, tinan niyo yung sili. Halos maging gulay na nga eh. Grabe, sobrang ahang niyan. Pinagpawisan nga ako eh. At syempre, napakasarap. Tapos kumapit bahay muna ako, nakita ko yung mga baboy dito, liliit oh. Pagkatapos namin kumain, sila namin pinapakain. So yung mga karepa, kasama ko yung pinsan ko si Kuya Jimmy. Kulin namin yung kalabaw sa baba, tapos kukunin kami ng laing. Magluto sila ng Del Pesta. Abala tayo. So yung mga karepa, hindi pala laing kunin namin, linsa. Ayun sila oh. So yung mga karepa, ayun si Kuya Jimmy. Jim, kaway-kaway ka naman. Oh. Ulo. Ayun yung linsa. Ayan. Yan namin sa may balaw. Nasok sa amin sa balaw. Tapos may maraming sili na. Tapos sabi ko kay Kuya Jimmy, sayaw ng kalabaw. Nakakamiss din kasi mga labaw eh. Tapos yung kalabaw may ipot. Lagi kasi pumapatong sa akin yung tagak. Kinukutuhan kasi sila. O, ayun yung mga arepa. Tara na. Tapos sabi ko sa sarili ko, sumakay ako. Marunong pa kaya ako mag-drive? Minsan kasi yung kalabaw nakakatakot din pag wala sa mood. Kahit amo ka niyan, susuwagin ka niyan. Kaya dati yung kalabaw ko pag mainit yung ulo, kasama ko siya nagsiswimming kami sa may sapa. Ganun kasi mga kalabaw, mabilis mapagod, mabilis mainitan, kaya naliligo agad. Tapos mga karepa, tinan yung taga-video ko, natatakot siya eh. Pinapakalayo tuloy niya habang nagbibideo. Sabi ko siya ng pinsan ko, mainitan yung ulo ng kalabaw na to. Tapos nakita kami ng pamangin ko, sabi niya lagyan doon namin ng pababa yung kalabaw. At pag nalagay na ipababa, diyan sila sasakay. Alam nyo ba mga karepa, nung bata kami, pag nasa school kami at pauwi na, pag may dumana na nga kalabaw tapos walang sakay yung pababa niya, nakikisakay na lang kami pauwi. Tulad nito, nakaka-enjoy din sumakay sa pababa. Tapos medyo naaawa nga ako sa kalabaw, pero ganyan talaga mga kalabaw, mga karepa. Malalakas kaya yung mga to. Okay.
Tapos sumigoy pa mangin ko, sabi na tayo yung kalabaw. Tayo. Mas kayo.